Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nag-iisip kung ano po mga magaganda na pwede natin gawin sa ating pong pitaka para malabo na maubusan tayo ng pera bukod sa sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon. Kasi mga bossing, may mga pagkakataon pa rin po sa ating buhay na kahit anong gawin po natin, kahit magsipag po tayo sa hulatulang ating kasipagan, lagi pa rin po tayong kapo sa ating mga pangailangan, lubog pa rin sa mga pagkakautang, at saka minsan nga mapapaisip ka na parang ang dami ng perang dumating sa inyong mga kamay or dumampi sa inyo po mga kamay, marami na kayo naging pera pero parang hindi nyo nakita kung saan ito napunta, parang sa wala't wala ang inyo pong kasipagan mga bossing or nagiging pera po ninyo. Ngayon po mga bossing, kung ito po ay hindi nyo pa nagagawa, subukan nyo po ito mga bossing, lalo-lalo na ngayong unang araw mga bossing ko ng buwan ng Disyembre. At pwede nyo rin man itong gawin mga bossing ko sa unang Biyernes, unang Martes mga bossing, depende sa mood po ninyo. Kapag gusto po ninyo, lumarga kayo, pero kung wala kayo sa mood, ay syempre, huwag nyo pong gagawin mga bossing kasi hindi rin po yan tatalab. Maaaring magsaya lang kayo ng inyong pong effort. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala, asya, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Sa mga naniniwala sa mga pampaswerte. Kung naniniwala ka, gawin niyo po ito sa inyo pong pitaka. Kung ang pitaka po ninyo ay nagpupulbos na at luma-luma na, bumili po kayo kahit mumurahin lamang, mapaltan lamang po yan mga bossing. Kasi ang luma-lumang pitaka at nagpupulbos na mga bossing, yan po ay marami na ng mga na dumikit na negatibo na maaaring siya nagiging dahilan kung ba't lagi kayong walang pera. Ngayon po ang gagawin nyo lamang mga bossing ay ilagay, alisin lahat yung mga laman po nito, yung mga IDs nyo po, alisin nyo po yan. Tapos yung lumang pitaka na nagpupulbos na, ilagay nyo po ito sa plastic. Pagkatapos, lagay nyo po ito ng matilos na bagay. Ang matilos na bagay ay magpuputol ng kaugnayan ninyo sa kahirapan. Kung kayo po ay lagi walang pera, yung kahirapan na yan, mapuputol na yan. Instead na kahirapan, kasaganahan ang dulot. Ngayon po mga bossing, i-wish nyo po dito na pinuputol nyo na kaugnayan nyo sa kahirapan, kailanman na hindi na kayo maubusan ng pera. Maraming pera ang darating po sa inyo. Yan, i-wish nyo po yan ng todo-todo mga bossing, na walang gamit na sana, direct to the point. Pagtapos ka po ng mamag-wish mga bossing, ang gawin nyo, ibuhol nyo ito at itapon nyo po ito, mas maganda sana sa running water. Kaya lang, bawal po magtapon po dyan. Pero hindi bawal kung hindi kayo mahuhuli at huwag nyo ako ituturo. Ngayon po mga bossing, ito na. Ay di, ngayon po, pagkayan po na itapon nyo na, sabay talikod, huwag ka nang papahabol pa ng kahilingan. Basta na itapon nyo na to, nasabi nyo na okay na po yan. Pagtapos po nito, huwag ka muna babalik dyan ng 24 oras sa basurahan na pinagtapunan po ninyo mga bossing. Ngayon, kaya mas mainam, itapon nyo na yung mga itatapon ninyo para kinabukasan ka na ng 24 oras babalik. Ngayon po mga bossing, kapag naman maganda pa ang pitaka ninyo, pwede pa naman, hindi pa naman siya nagpupulbos, ang gawin nyo po ay ganito. Kumuha po kayo ng kalahating basong tubig. Kumuha ka na isang kutsara na suka at konting asin mga bossing. Mainam pa nga ito ay kung meron kayong lemon, mapipigaan nyo ng lemon. Pero kung wala kayong lemon, lagyan nyo po na lang ito ng kalamansi. Pigaan nyo ito ng isang pirasong kalamansi, kahit kalahati lang ng hiwa ng kalamansi. Tapos kumuha ka ng bulak, basain nyo po ito. Pero huwag basang-basa mga bossing. Importante, malinis nyo na yung inyo pong pitaka at maalis nyo na lahat ang mga kamalasan po nito mga bossing. Pagkatapos, kapag nalinis nyo na po yan, basta alisin nyo muna yung mga laman po yan. Kapag nalinis nyo na po yan, painitan nyo sa sinag ng araw. Na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Pag na painitan na po siya mga bossing, eto po mga bossing ko, unti-unti nyo ilalagay yung pera po ninyo. Ang paglalagay ng pera, sa halimbawa, 100 pesos lamang po pera ninyo, pero merong 20, merong 50, o kaya mga barya, ito po ibibilangin ninyo hanggang makaabot ng milyon. Tunay po yan na nakaharap ka sa may silangan. Sabi nyo, magkakaroon pa ako ng maraming pera bukod po dito sa milyon na aking hawak. Magiging bilyon ito. Magiging bilyon ang aking pera sa 2022. Ganun po mga bossing ang sabihin nyo po ha. Pagkatapos ito mga bossing, saka nyo na ibalik yung inyo pong mga IDs. Ayan, kapag tuyo na yung pitaka po ninyo mga bossing. Basta huwag masyadong naglalawa, huwag masyadong basang-basa yung inyo pong pagkakapunas ng bulak dyan po sa inyo pong pitaka. Yan po isa sa mga very powerful na napakaswerte. Tapos yung bulak po na pinag-ano, tapon nyo lamang po mga bossing. Kasi nakapag-ano na po tayo ng, halimbawa, yung
yung inyong pitaka na nagpupulbos na. Pero kung hindi naman po nyo yung nagawa, yung pong bulak po natin, halimbawa, maganda pa naman yung ating pong pitaka, yung, kaya lang po, laging walang pera. Kaya po, yung bulak po natin, ang pagtatapon, lalagyan nyo rin po ito ng matilos na bagay. Pwede pa po, pwede rin po yung tinik po ng kalamansi, pwede rin po dito ang karayom. Or kaya aspile, pwede rin po siya. Basta yung matitilos, mga bossing. Tapos lagyan nyo rin po ito sa plastic at itapon nyo po ito sa basurahan para pagpuputol lang kaugnayan sa kahirapan, mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mapamamaraan, ay mainam na subukan nyo po itong gawin. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Good luck po sa inyong lahat, mga bossing. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.